Pedro. Magandang hapon po, ma'am. Gano'ng katagal na po kayong kasal ni Ma'am Susan? Mga 10 years po. Gawa nung delay yung aming kasal. Kailan pa po pumunta ng Dubai ang inyong misis? Nung 2019 po. Ilang taon po yung kontrata niya sa Dubai? 2 years lang po. Ang nangyari nga po, tatlong taon na ngayon. Pero nagpapadala naman po siya sa inyo ng sustento para nung sa mga bata. Po, opo, nung una po, maganda. Eh, ngayon naman eh, laging na, ano po, yun nga, na-delay. Hindi na nga sino, makuha na lang, madaan lang, makunti na lang po. Gayon ng gayon. Sapat pa okay. Naman para sa mga bata? Okay pa naman po. Gawa nung okay. Ako naman po yung na-racket din ng nagta-tricycle po. Oo nga, nagtatrabaho din po kasi kayo opo. Bilang tricycle driver. Ngayon sir, napanood po namin yung mga video sa TikTok. Kailan nyo pa po nalaman o nakita yung mga TikTok videos na yun? Yun ma'am, kasi pangatlo na yung ginawa sa akin eh. Nung una, yung mga yan, dati yung sa account ko dating nawala, nagsisend yung mga yan ng mga video na sa kanila, yung lalaki, nagsisend sa akin mismo yung account. Nakikita pa ng mga bata. Saang social media platform po sinesend sa inyo? Doon po sa mismong account ko sa Messenger po, sinesend doon. Sa kaya Messenger? Nakikita ng mga bata, gawa ng ang aking cellphone, ay isa lang ang cellphone namin, hiniram ng mga bata, pinapabayaan ko naman gamitin ang account ko ng mga bata at wala naman akong problema. Okay, at nung sinesend po sa inyo ito, nung Pakistani sa Messenger ninyo, anong sabi ng misis nyo? Tinanong niyo po ba sa tungkol dito? Opo, tinanong ko po siya. Sabi nga, napag-usapan nga namin dati po na, siyempre may galit ako, nagagalit ako. Hindi pinag-usapan namin bilang mag-asawa. Hindi pinagbigyan ko siya nung pagkakataon niya nung una. Tapos nung pangalawa, gayon na naman uli. Katwiran sa akin, matagal na daw yung mga video niyan. Yun ang lagi niyang katwiran sa akin. Yung kanyang TikTok ng lalaki, baka man nandun pa yung bago ng upload uli. Mga iba pinagbubura, gawa nung nagko-comment ako, binablock nila ako. Ang asawa ko, nakakalungkot. Pati ako sa TikTok ko, pati ako binablock. Anong gusto niyong mangyari ngayon? Na ganito pong paulit-ulit na lang po pala na niloloko kayo ni Mrs. Ayun, gusto ko pong mangyari ma'am na agarang maipa-deport yung taong yan. Ano po yung reaksyon ng mga anak ninyo? Anong sinasabi nila tungkol dun sa mga video? Siyempre, madam, hindi naman masasabi sa akin. Medyo ang mga bata lang talaga ay alam ko naman ang naramdaman nila. Tahimik na parang hindi masabi sa akin. At ayaw ko naman na maging mahina din para sa kanila. Grabe yung mga video, no? As in talagang naghahalikan sila. Talagang nagyaya tambak po sa... talaga yun, ma'am. Tambak. Oo, at talaga nakasiksik yung mukha ng misis mo dun sa kilikili. Opo, opo, ma'am. Ma'am Susan, gusto lang po naming malaman po kung sino po itong Pakistani na nasa TikTok na kasama ninyo po. Kilala naman yan ng asawa ko, wait, magtatanong pa yan sa akin. Matagal na yan, nakalipas pa yan na taon. Hanggang ngayon, magkasama kayo sa isang bahay. Huwag mo akong... Ninong may sabi sa'yo, tanga ka, naniniwala ka dun sa isa na nagsasabi sa'yo. Tama na, tama na, hanggang ngayon. Days lang ang iyong ina-upload sa TikTok ng dalawang lalaki. Alam mo, Peter, sa ginagawa mo, hindi ka naman nakakatulong. Hindi mo ma-resolve ba ang problema ka na lang. Tumahimik ka na lang. Uuwi naman talaga ako. Ba't ako uuwi ngayon? Hindi pa ako pwedeng umuwi ngayon. Sabi ko sa'yo, dahil mayroon pa akong pangarap para sa mga anak ko. Kung ako pangarap, may tao, nagkakamali. Pangarap yung iyong ginagawa sa iyong mga anak na sinisira mo. Pangarap mo gayon? Kung patino ka, hindi gayan ang sasabihin mo na pangarap. Ang pangarap ay sinasabi ng totohanan kung mahal mong mga anak mo. Hindi yung kung sino-sino ang... pag ikay, libre kung sino. Sino, Peter? Alam mo, wala namang kahinat na ang kausapan natin dalawang ito eh. Ay, totoo naman. Ano ang totoo, realidad? Kung ako'y pupunta pa sa'yo ngayong mga panahon na ito, ito ang totoo. Sa palagay mo, kariwa pa to sa atin dalawa. Palagay mo ba mag-aayos kahit ayusin tayo ng isang na ito? Akala mo ba magiging ayos dito? Masariwa lang, magtitisihan lang tayong dalawa. Alam mo yan. Yun yung sinabi okay lang tayo. Naman sa alam mo na yan, matagal pa. Noon okay lang na yan. Sa akin. Noon pa yan, pero pinagpatuloy mo. Noon pa yan. At sinabi ko na sa'yo, nag-usap tayo. Araw-araw akong tumatawag kailan, sa inyo ng kailan mo sinabi ko, sa akin? Na nag-usap kailan, tayo. Hindi mo lang, hindi ko lang sabihin sa'yo. Ang tunay na dahilan. Dahil na lang hindi mamuhay mag-isa dito. Sinabi mo sa akin talaga? Totoo? Sige po. Sinabi mo sa akin? Sinabi ko yan. At ano mo yan?
Sinabi ko, hindi ko lang sabihin sa'yo. Patawa ka. Dahil ayaw. Huwag kang ganyan kasinungaling. Ang sabi mo sa akin, umalis, wala kang nakansin ka sa trabaho. Sandali, sandali. Teka lang po ha. Wala po tayo sa boxing. Dali po. Sir Pedro. Po. May sinasabi ka kanina. Ano po yung sinasabi nyo na ang sinabi sa inyo ni Ma'am Susan kaya hindi siya makauwi ay? Laging nakakancel daw ang kanyang trabaho. Laging nakakancel. Ma'am Susan. Yeah. Yeah, Ma'am Susan. Ma'am Susan, this is the case, ma'am. Your husband can deport you anytime if he will file a case po. Ang problema kasi, Ma'am Susan, may asawa po kayo at publicly nyo pong dinidisplay na meron kayong boyfriend. Hindi naman ako ang nagdi-display noon. Hindi ko naman pati account yon. Ang account ko, iba ang account ko. Hindi ako doon. Ma'am, may it be your account or the account of your boyfriend, the fact that andun po yung video and public po iyon. Magagamit po yun against you. At saka matagal na yung alam niya. Matagal na yan. Matagal man po siya o hindi. Ang sabi nga po ni Sir Pedro, mas well, una sa lahat, mas matagal yung kasal niyo, ma'am. Let's just say nangyari yan 2 years ago. Nangyari yan, ginawa mo yan, kasal kayo. And then, ma'am, pinatawad kayo ng asawa ninyo, pero ang problema po kasi, tumutuloy pa rin hanggang ngayon, at nakikita ng mga bata, dahil nasa TikTok nga eh. So, may access yung mga bata hindi at nakikita nila. Hindi naman talaga yan, ma'am, makikita. Dahil wala yung mukha ko dyan dati. Hindi yan. Kasi yung asawa ko niyan, kung matino din ang utak niyan, siya pa noong lang may nagpost sa Facebook, at ma'am, sinabi niyan, sundan niyo ang account na ito. Sundan. Ma'am, wala po yung mukha ninyo. Ma'am, patas po kami dito. Nandun po yung mukha nyo, ma'am. Plinay po namin lahat ng video kanina, ma'am. Actually, wala ngang video na wala kayong mukha. Pwede nyo pong panoorin. Pwede namin i-play po ulit. Yung video na may mukha ako nung kalipas pantaon yan. Oh, di ba, Sharino? Oh. So, alam mo, Attorney Sam? Nag-usap na kami niyan, Ate Susan, alam mo, pangarap mo lang yan, sinasabi mong pangarap. Pangarap mo lang yan, hindi, never naging pangarap ng mga anak mo at ng asawa mo yan. Yun. Sa totoo sariling lang. Pangarap. Sariling pangarap po yan. Sariling pangarap mo lang yan. Huwag mo nang idama yung mga anak mo. Hindi po din madami ang mga anak ko dito. Pero huwag mong sasabihin yung pangarap nila yan. Dahil ang anak ko, mahal pero ko ang mga anak ko. Pero huwag mong sasabihin pangarap nila yan dahil hindi nila pinangarap na gumanyan ang nanay nila. Hindi ko naman pinangarap to eh. Uy. Hindi lang alam nila ang dahilan. Ano po ang dahilan, ma'am? Yung usawa ko, sa palagay ni madam, kung uuwi ako ng Pinas, at pag-aayusin nyo kami, dahil kailangan... Ako, hindi ko ipagpapalit ang mga anak ko kung kanino. Tao ma'am, lang tayo. Alam mo yan. Hindi, pero akong ipagpapalit ang ma'am, mga anak ma'am, ko. Ma'am, I am sadly informing you po na, ma'am, hindi po pakikipag-ayos ang gusto ni Sir Pedro. Kaso po ang gusto ng asawa ninyo. Mas malala po yun, ma'am. Okay. Kakasuhan niya ako, ganon. Yes, ma'am. So, kaya gusto po... niya, sa madalit sabi, gusto niya akong magdusa, ganon. Yes, so, ma'am. So, Peter, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Sige kung po. Kung pagdudusahin mo din ako. Kasi ma'am, pinagdusa mo naman yung asawa mo, ginawa mo naman siyang tanga. Tapos kanina ngayon po... Ngayon lang siya nagdusa. Paano naman yung mga nakaraan na pinagdusahan ko sa kanyang dinububog niya ako at dinubuhusan na redor sa ulo? Lahat na hindi ko na dapat sabihin at alam niya ang dahilan noon mga panahon na ma'am, nagtiis rin ang hindi niya naman. Yung panahon na yan, ma'am, kami mga dalaga pinata pa nagsama. No. Ma'am, kung gagaw... No. Umiikot lang yung mundo, Peter. Umiikot lang yung mundo. Alam mo yan. Tuloy. Nananakit sa akin. Ma'am, ganito po yeah, ha. Tuloy. Dali lang, Sir Pedro. Ma'am Susan, yung mga reklamo nyo pong yan, di sana po, nakipaghiwalay na po kayo noon pa sa inyong asawa. Talo po ako, kayo dito kasi po kasal pa rin po kayo. Mahal po naman ang pamilya ko. Mahal. Nag-tease rin ako. Hindi nyo alam ang totoo. Nag-tease ako. Kaya nga pumunta ako ng Dubai para gusto ko rin lang na maihahon. Alam, kahit ako, anong ginawa mo? Nung nakaraan gumawa na ako ng ganito. Never kong pinabayaan ang pamilya ko. Buwan-buwan nagsisend ako sa kanila. Ma'am, kahit ganito po. Ito para patas tayo ha. Para din sabihin na porket babae ako. Alam mo, sinasabi ko to sa mga lalaki din na nandito sa programa na sila naman yung naglolo ko. Ma'am, hindi lang po pinansyal ang pangangailangan ng inyong pamilya. In fact, sabi nga po ni Sir Pedro, nabubuhay niya din naman yung mga bata dahil
meron po siyang trabaho bilang isang tricycle driver. Yeah, meron tayong tinatawag, ma'am, na emotional needs. At kinikilala ng batas yun, ma'am. Kaya nga po, hindi rin talaga, talagang, hindi rin uubra, ma'am, kahit sabihin mong nagpapadala ka ng ganito. Naririnig po namin yan palagi sa programa. Pero ma'am, may mga batas kasi tayong kailangan sundin. Okay? At hindi po pwedeng sabihin na lang natin na dahil nakapagpapadala kayo ng pera ay wala na kayong pananagutan dito sa ginawa nyo. Kasi ma'am, hindi, sabihin mo nga sa akin, o para po maintindihan namin na, alam mong bawal eh. Bawal magkaroon ng boyfriend dahil meron kang asawa. Bakit kailangan ipoposto sa TikTok? Bakit kailangan ipagsigawan mo sa buong mundo na ito ay pinipendeho ko yung asawa ko? Hindi ako nagpo-post niyan. Hindi pati account ko yan. Kahit na ma'am, nakikita ka doon. So you are allowing it. Pwede mo naman siyang pigilan anytime eh, itong Pakistani na ito. Ang problema ma'am, baka mamaya ikaw makulong, siya hindi. O di ikaw lang ang magdudusa, siya nasa sarap, ikaw sa hirap. Game ka ba doon ma'am? Para sa mga bata, gagawin namin yan ma'am. So Peter, anong plano mo? Ipapadeport mo ako, ganon. Ay, kung anong nakakarapat para sa mga bata saan, at ang akin lang naman, masakluluhan mo pang mga bata. Ipapadeport mo ako, ganon. Wala naman solusyon ako saan. Dahil magdideport mismo, ang sarili ko, na wala rin naman kayo makakausap, wala ka rin naman makakausap pagdating ko, hindi mo rin ako makakausap yan, ay punta hindi, ako. Saan? Kung ang iyong mahal lang yung pamilya, hindi dapat ganyan ang sasabihin mo bilang ina. No, dahil, alam dahil na alam mo na inaahon ka lang namin, inaahon ka lang namin sa masamang gawain dyan. Alam na alam mo yan. At tanungin mo rin ang sarili mo. Tanungin mo rin. Anong itatanong mo sa sarili ko? Anong itatanong mo sa sarili ko? Palibasa ikaw, hindi mo ramdam. Alam mo gayong sakit na nandito lang na kahit anong lakad mo na hindi mawawala. Alam mo yun? Hindi mo naramdaman yun dahil di ikaw ang nagawa. Ngayon, naramdaman mo. Paano naman yung mga naramdaman ko nung una? Na bawat lakad ko din, ramdam ko. Hindi mo naramdaman. Lagi mo kung tinatakot dati, sabi, ako'y ipaano sa dati. Sabi ko, saan, huwag na, tama na, baka ang desisyon niyo po talaga ay ipa-deport, tama? Pa-deport lang, ma'am. Alright. Ilagay ko sa inyo, huwag mamuha nang gawin niya sa akin dahil yan naman ay matagal na. So, ganito na lang, Sir Pedro, tutulungan po namin kayo no, na mapauwi na lang tong si Ma'am Susan dahil sir, kung may mga ebidensya ka at may mga testigo ka na talagang nagsasama na sila nitong Pakistani, pakibigay na lang din po sa amin, ha, Sir Pedro? Sige po. Oo, para magamit natin pag kung talagang ang desisyon ay ipauwi na lang kasi talagang matagal na rin naman ninyong pinagtiisan ito at hindi naman inayos ni Susan. Opo, opo. Ma'am Susan, pasensyahan din po tayo. Meron tayong mga sinusunod na batas at ginagawa din namin to para sa inyong mga anak. Kung talagang gusto mong ma-inlove sa iba o tumingin sa iba, magpa-anal po muna kayo bago po ninyo gawin yan. Wala kang ibang sisisihin sa mangyayari sa'yo kundi sarili mo. Ikaw ang naglagay sa sarili mo dyan. Ikaw ang nagdesisyon na mag-ilagay sa TikTok yan. Ikaw ang nagdesisyon yan. Walang ibang sisisihin kundi sarili mo. May sasabihin sana ng ina niyan, nandine? Okay, sige po. Susan, okay lang ako, Nay. So, hindi lang ang dahilan kayo, sige. Wala naman ako sisisihin kundi sarili ko. O hindi, sige, tandaan niyo lang. Mahal na mahal ko rin kayo. Sana lang, Peter, masabi mo sa mga anak ko na mahal ko rin sila. Oo, alam mo. Kung ano man, ano man nagdadating ako dyan, yun na yun. Hindi ka na dadating, huwag ka na dumating. Ano ko lang mahal ko sila. Huwag ka na dumating. Ang ibig ko sabihin, mahal na mahal ka namin. May panahong paha, matakot ka sa Diyos. Yun wala masasabi ko sa iyo. Huwag kang magbalak nung ano pa man dahil hindi pa ito ang haharapin mong malaking problema. Pag ikaw ay nagpakamatay, ay yung doon ka papapasok sa pinakang mabigat na walang kapatawaran. Yan ang tandaan mo. May bukas pa, may panahong pa. Makinig ka sa akin, anak ko, mahal na mahal kita. Kung iba may tatakwil ka, kami hindi. Mahal namin ikaw. Walang problema na ikaw ay itakwil ng iba basta kay ikaw ay mahal namin. Kaya makinig ka, anak ko. May bukas pa. Ang lahat na may ililipas. Yan ang tandaan mo. Mahal na mahal ka ng iyong asawa. Mahal na mahal ka namin. At ano man ang sabihin ng ibang tao, walang kwintayo. Dahil sila ibang tao, tayong magmamahalag, hindi sila. Kaya matakot ka sa Diyos. Mahal na mahal ka namin. Kahit saan ka naroon, pwede kitang puntahan. Basta ito ko sa Pilipinas. Kayang-kaya kitang abutin. Kayang-kaya kitang tulungan. Kayang-kaya ka ng mga patid mong
tulungan. Huwag kang tumingin sa ibang tao. At ang higit sa lahat, matakot ka sa Diyos na nagbigay ng buhay. Wala kang kaparapatan, kitilin ang buhay mo dahil yay pahiram lang sa iyo. Yan ang tandaan mo. Ako ngayon ay 71. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito kabigat na problema sa kanya pa. Napakasakit talaga. Pakalma po muna kayo, Hanay. Huwag kayong mag-alala. Okay? Tutulungan po namin kayo na makasama niyo po ulit si si Susan. Pedro, mag-usap tayo off-air tungkol dun sa mga gagawin nating proceedings, okay? Tungkol sa deportation, okay? Opo. Ikaw na lang munang bahala magpaliwanag kay nanay. Pakalmahin mo muna siya, ha? Kasi na nagka-problema ako dito sa... Yan, nagsusulsul sa kanya ngayon na wala na talaga akong ibang maanuhan. Kaya... Ma'am Susan, sige po, kung gusto niyo pong umuwi, tutulungan namin kayong makauwi. Kung ang problema niyo ay yung Ma'am, huwag niyo pong sisihin po ang mga wala pong nagsusulsol. Ma'am, walang nagsusulsol. Actually, no, nasa TikTok. Alam ko meron, hindi ko alam. Buti nga meron pong concern sa pamilya niyo. Na-estress ako kasi yung si Peter, nag-post pa yan ng tungkol sa akin. Alam mo, Ma'am Susan, sobrang, pasensya ka na ha, sobrang selfish mo. Hindi ko ito tolerate yung toxic na behavior mo. Mali yan. No. Sorry. Sorry, wag niyo pong gamitin yung mga ganyang terminology para pagtakpan yung mali ninyo. Mali. Sana matanggap din nila. Pasensya tayo, Ma'am Susan. Wala na to. Alam niyo po, Ma'am, sobrang selfish niyo. Sobrang selfish niyo, Ma'am. Para sabihin niyo na mali pa pala na ganyan, no? Yung mga anak niyo depressed din sila. Iniisip niyo ba sila? 14, 13, 10, 7, 5. Hindi niya ng asawa kong sira ulo. Kayo po ang nag-post sa TikTok, Ma'am, na may kahalikan kayo, may kayakap po kayo. Wala naman kayong katibayan na ako nag-post niyan. Wala ako, hindi ko yan account. Ba't akong pag-aanuhan niyo? Okay. Anyway, kung ganyan talaga ang tingin ninyo, Ma'am, mag-usap na lang po tayo off-air. Okay, basta ang desisyon po ng inyong pamilya ay ganon. At gusto po kayong, narinig nyo po yung nanay nyo kanina. Hindi rin po niya tinotolerate, pero sabi nga niya, mahal niya kayo. Sana po isipin nyo din sila. Yun lang naman po yun eh, Ma'am. Okay? Sige po, Sir Pedro at Ma'am Susan, saluhin na po kayo ng mga staff. Okay?